ganda ng foundation na to. Mga chismis ka sa mukha, yes. Sobrang natakpan kung nakikita niyo. May mga nagsasabi na matte daw siya, pero hindi naman siya matte. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magre-review tayo ng isang foundation ng Maybelline. I know it's a bit late na talaga, as in a year ago na din simula nung nag-boom to, as in naging popular siya, pero ang dami pa rin gumagamit. Nabili ko to sa Lazada ng Maybelline store ng 50%. So, ang original price niya is 499. Nabili ko lang siya ng 250, as in super mura, diba? So, maghihintay lang tayo ng mga sale para makamura tayo. I wanna help those people na beginner na gustong mag-try ng foundation na to. So, this one is super stay. Actually, first time ko din itong gagamitin dahil ngayon pa lang din ako nag-start ng mga maglalagay ng foundation dahil kakatapos ko lang sa mga skincare actually. So, this one is Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. Ito yung pinili ko, Natural Ivory, dahil I believe siguro ganito yung skin tone ko. Ang dami-daming mga shade ng foundation ng Super Stay, pero sana maging okay to. Since kasi sa Fit Me Maybelline Foundation, yun yung 120 na ginagamit ko. And this one, I chose 120 Natural Ivory kasi sana, feeling ko naman, malapit siya dun sa coverage ng Fit Me Foundation. So, meron dito nakalagay, this is the packaging of Super Stay Maybelline Foundation. Super simple niya at nandito rin yung nandito rin yung pangalan niya. So, sa bottle niya, meron ditong distributed. Ayan. And then, meron dito nakalagay ng mga ingredients. Ayan yung mga code. And then, manufacturing date. At, ito yung kiniklaim ng foundation na to. So, meron dito, full coverage foundation. And, 24-hour wear. So, ito, magta-try ako ng, not 24 hours, pero more than 5 hours. Oil control or shine free. Skin type is combination oily skin and then dry na po dito sa face ko, dito sa pinakagilid. So sa T-zone ko talagang grabe yung pag-oil niyan. So sana makatulong to. And then meron dito breathable and comfortable, sweat and sebum resistant. Yan, sana magtagal. And then oil free, doesn't clog pores. And then fade and transfer resistant. So, try lang natin and let's just start it. Kung mapabilis tayo, naglagay na ako ng foundation. Tatry natin kung ano yung applicator na mas bagay dito kasi it depends dun sa consistency ng foundation or ng kahit ng anong cream na ilalagay mo sa face sa applicator mo. So, I'm just going to use this one here at my left part and then sponge naman dito sa right side. Grabe. Ang ganda ng foundation na to. Tama lang naman yung nilagay kong foundation. Actually, medyo napadami dito sa forehead part. Pero, tingnan nyo. Grabe. Hindi pa yan madiin. As in. Pero, grabe yung consistency niya. This side is yung sponge naman. Ay, grabe. Parang mas bet ka to, ha? Actually, halos parehas lang. Pero it depends kung ano yung applicator na mas prefer nyo kasi depende rin sa kung ano yung nakasanayan natin, di ba? So, ito. Kasi sa sponge, di ba, na dadaanan niya lahat. And then, madali lang siyang i-blend. Ang puti. Puti ba? So, I think okay siya sa yung foundation at feeling ko mas maganda yung pagka full coverage niya dito sa right side kung saan ginamit ako siya ng applicator na sponge. And as you can see, ang ganda. Tingnan nyo. Buildable siya and hindi siya mabigat sa skin. Ayan. Kung bet nyo yung mga Toshiyo or Sadako face, ayan yung gawin nyo. Damihan nyo yung coverage. Napuputian ako. Pero yun, naglagay ako sa ano. Actually, tama lang siya. Wait lang.
Ayun. I prefer gumamit kayo ng sponge kasi mas maganda. Akala ko magiging seamless kapag gumamit ka ng sponge. Pero, hindi siya. Hindi kasi nag-absorb ng foundation or kung anong cream na ilalagay mo sa face. Itong sponge na to, ginamit ko tong Sales Lady. Mura lang to. Sa shopping mo lang din mabibili. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng foundation. At ayusin ko lang ha. Sa left side. Ayan. Ang ganda. Ayan, so nakatulong din yata yung mahabang tulog ko kasi maaga ako natulog ngayon. Nakatulong ata na kumapit yung mga foundation sa face ko. Bibake tayo and I'm using this medium to creamy glow sa face ko. Kasi panalo to sa akin. Pinaka-favorite ko. Ganyan. Yan, ha? So, I'm done with my look now. Nakapag-ayos na ako. Naglagay na ako ng mga coloretes sa mukha ko. And by bangs na din ako. So, ayun. Unang-unang impression ko is sobrang ganda ng product na to. And I can't wait to wear out this product. So, hindi ko alam kung ilang oras ako makakapag-OT kasi Christmas ngayon. Pero nasa OT ako. Pero I'm very, very happy dito sa product na to. And I think makakahanap na ako ng mas maganda pa sa Fit Me. Although yung Fit Me Maybelline Foundation is sobrang hiyang sa akin. And I tried this Super Stay. Sobrang ganda. So, let's just wait 4 hours and I'm just going to update you from time to time at kung kailan mag-oil up. So guys, nabibigay lang ako ng final review regarding this dito sa product na Super Stay Maybelline natin. So, it's been I think 11 hours at mag-uog yan na. So, I need to at least shoot kahit konti lang. So, regarding this, pag-usapan muna natin yung packaging. I really love the packaging. It's white. It looks clean and neat. Sobrang ganda niya. Regarding sa fragrance, alam mo yung naamoy ko is ang fragrance niya is yung mga powder na nilalagay mo sa face mo, ganun siya. Pero nung tinanong ko sa mga friend ko is wala daw, and then may mga sumagot din na parang yung mga pangmatatanda, ganun yung amoy, yung mga pangmatatandang cream. So it depends on you kung sobrang maarte ka dun sa fragrance na nilalagay mo sa mukha mo. Ako kasi sobrang sensitive ko sa mga ganyan and padapansin ako sa ganyan. So regarding naman sa coverage, I really love the coverage kasi sobrang ganda. As in yung coverage niya is natakpan yung mga chismis ko sa mukha. Yes, sobrang natakpan kung nakikita nyo. And kiniklaim kasi diba na oil-free, so let's just try to blot. So I'm using this clean and clear na film para mas maganda. So, yon again, kinakat ko talaga siya. Kasi, ano siya, tingnan nyo. Para, simple lang. So, kung makikita nyo, ayan na yung face ko. As in, sobrang oily ko na. So, sabi kasi dito, 24 hours, diba? So, 24 hours, wear. So, I don't think na aabot siya sa 24 hours. Para sa akin, lan-lan na kasi sa akin. Kasi yung face ko, yung kalagay ng face ko is combination oily. So, I don't think kung meron pang gamot dito sa face ko. Ng mga ginagamit ko, tumatagal lang siya mga 5 hours to 6 hours. Pag mga 8 hours pataas na, yun na, doon na nahihirapan. Blot lang natin. Sobra akong nagsashine. At meron pang isa doon na, di ba, kung nabasa niyo na yon and you're using that, yung kung nabasa niyo na yun, meron kasi doon shine free at yun, nagsashine na ako dahil nga sobrang oily ko lang. Ayan. Grabe, sobrang oily ko. Sa T-zone ko. Sa T-zone lang naman. At sinasabi nito na may mga nakaka takin. Bali, dewy pa nga siya. So, tamang-tama lang din na hindi ako sobrang naglagay ng moisturizer. Para naman sa mga dry skin, mas maganda maglagay kayo ng moisturizer para at least, di ba, moisturize yung skin nyo before nyo mag-try to kasi iba-iba type ng skin. And napansin ko kasi kanina, nagkaroon ng transfer doon sa tissue. And nung hinaga ko ng friend ko, nakita talaga yung as in dito niya.
sobra niya, sobra talagang nag-transfer sa kanya, kaya nag-sorry ako, nakakahiya kaya, di ba? Ingat na lang kapag gumamit ka nito, tapos may magka-cuddle sa'yo. Ito kasi, meron tayo, merong ginamit ko is 2 pumps, pero maganda kasi to dahil yung actually nasobrahan niya, pero ginawan ko na lang ng paraan. Pero 1 pump can do in whole face, as in sobrang ganda na niya, full coverage na siya, at sobrang matipid siya. Speaking of matipid, nabili ko na siya na 250, so kung kayo, nagtitipid kayo, or hindi niyo pa naman kailangan mag-foundation, mas maganda, maghintay kayo ng mga sale, lalo-lalo nabili ko ta 12-12, so sobrang mura, 50%, diba? Sa consistency, it's also good kasi ganito pa rin naman tsura ko, nag-oil up lang ako, so what I'm just going to do is just blot. And then, okay na uli siya. Pero hindi na ako nag-retouch para magpakita ko sa inyo kung maganda ba talaga. And I can see maganda tong product na to. And nakatulong to video na to sa mga gumagamit na and sa mga balak palang bumili. Yun guys, thank you so much for watching and see you guys on my next one. Bye-bye!